to our channel. Nana. And it's us again. We're complete for today's vlog. Yes, are you happy? So yan nga, we're complete sa vlog na to dahil lockdown na naman dito sa amin. Kaya chibugan na naman. Kaya magkasama kami ngayon. Samahan niyo kami for today's vlog. Ano ba? Ikaw yung bida dito eh. Gagawa tayo ng homemade sushi. Yes, iba't ibang klaseng sushi ang gagawin ni Mister. And then of course, kakain din kami. More you go. Yan, bisyang mag-ama. Magawa ng sushi rice. Sushi rice. And since lockdown dito, nag-request ako kay Mister na gumawa ng sushi. Lucas, kefai. Sushi. Sushi. Ano dito? Hindi mo kailangan. Wow. Iganon. Yan. Kasi masisiri yan pag luto. Makakasama yan sa final results ng rice. Talaga? Yes. Diba? Hindi katulad sa rice na natin. Hindi katulad dito. Iba ito kasi maliit siya. Yan. Medyo bilog. Hindi pa haba. Katulad ng bigas na niluluto natin. Okay, so next step, anong kailangan gawin? So ayan, eto na nga! Ang nilagay ko dito, asin at saka asukal at saka rice vinegar. Okay, ilalagay ito mamaya sa rice. Ito na yan. So yan, ready ng ating rice. Yes! Pero kailangan muna natin itong ipahinga na about 10 minutes. Okay. Okay, hindi ko inimbento yun. Kasi napagod daw siya. Ito yung ginamit naming white rice na pang sushi. Ito yung black rice. Tsaka ito yung ginamit namin na vinegar rice. So, ayan na guys! This is our rice! Yan! Parang maganda naman yung pagkaluto niya dahil hindi siya mabasa. That's so, itong rice is parang, ano talaga, para lang sa pang sushi. Yes! Ito pwedeng gumamit ng rice natin. Ng basta-bastang rice. Kasi makikita mo naman malik yung ano niya, di ba? There we go! Ito yung ginawa nating liquid. So ilalagay natin to sa rice para pampalasa niya. Pampalasa. Lahat ng yan? Yeah. Importante yan. Ito mapapanood nyo naman sa lahat ng video sa YouTube. Kailangan hindi yung paganyan. Dahil madudurot ang rice. Okay. So haluin natin siya mabuti para at saka parang inaano man na rin dahil may mga bubong part. So kailangan yung ganitong process ng pag gaganon mo yung rice. Parang ihalo mo na din mabuti at iwasan na madurog. Actually, ako nag-request na mag-sushi dahil since lockdown na naman dito, na-miss ko yung sushi yung dinadala niya paminsan-minsan sa bahay, from work. From receptionist, naging sushi man. Ganyan talagang buhay, kailangan versatile. Oo. Lalo pandemic tayo ngayon. Di ba magandang experience naman yung pagiging sushi man? Masaya siya dahil una sa lahat, madami akong natutunan. And not expected, di ba? Not expected actually kasi doon pumasok ako as a waiter lang. And then less than a week, binigyan nila ako ng pagkakataon para maging sushi man. At ito pa, no experience. Pero ngayon, parang pro ka na eh. Parang hindi pa na. Konting push pa. Marika lang sumusobra. Okay na, na-distribute na natin mabuti yung ating liquid na rice vinegar. This is good for about 3 to 4 days since may ano naman, may suka naman siya. So hindi ito masisira. Okay? Tatakpan natin siya ngayon. Tatakpan natin, then we will check later. Tinatakpan natin siya para at least hindi siya titigas masyado at kahit papaano ano pa rin siya. Preserve pa rin yung kanyang freshness, saltiness, vinegarness. Okay guys, so next is gagawa kami ng teriyaki sauce. Dilan po, teriyaki sauce. Teriyaki sauce. Teriyaki sauce.
So, sugarcane, toyo, tubig, and honey. Yan, lulutuin nyo lang. Hanggat sa lumapos siya. Busy-busy, oh. Gustong-gusto talaga ni Lucas tumulong sa kusina para kumain. Then, lagyan natin ng honey. Medyo... Tulog siya. Tulog yung ngele namin. Yung honey namin. Dinitikpan natin. Oo, tama yan. Curious siya. Nakakatuwa nga pag ganitong batay. Masarap, lo? Sure. Okay, hindi mo na yan. Masarap? Ayun na. Lagyan ng water. Water? And... Soy sauce. Soy sauce, yan. Yan ang paggawa ng teriyaki. There we go. Sauce. Very easy lang. Actually, pwede mo pa siyang haluan ng mga powder. But this is ng garlic powder, no? Garlic powder, tsaka ang tawag nito? Basta yun na yun. Basta yun na yun. Yun na yun. Then yun na yun. Yung lahat na siyang haluin hanggat sa... Lumapot. Lumapot. Eh, ti piace cucinare? Sì? Ti piace aiutare i dadi in cucina, eh? Guarda! Sushi! Stiamo facendo sushi! Yaki sauce. Dile un po'. Yaki sauce. So basically, ito yung ginagawa natin to para bukas. Dahil kung bukas pa tayo gagawa, abutin tayo ng sunshine. So we have to prepare... Yes. Most of the ingredients now para bukas mas madali mag-roll na lang tayo and then cut and then eat. Yes, yan ang gusto ko, eat. Yan ang favorite part ng mommy. So ngayon, ano chef? Kailangan natin tanggalin yung tinik. Wala tayong chani. Gusto mo yung chani na ginagamit ko sa kilikili ko. Okay. Para sushi flavor. So, magagaya tayo ng salmon na gagawin mong... I-call lang natin siya ng konti. Gigisa lang natin siya ng konti. Para ito yung gagawin natin pansahog. Lalagay sa loob. Lalagay natin sa loob ng ating roll. Taray! Yeah. Expert! So yan, ito na yung salmon na lulutuin muna natin ng konti. Pag naluto na ito, papalamigin natin at lalagyan natin ng mayo. Since may pot naman dito ng chan ng salmon, hindi na natin kailangan maglagay ng mantika. Mamantika na siya mag-isa. Okay, palamigin muna natin siya at mamaya. Lalagyan natin siya ng mayo. Okay, so gagawa tayo ngayon ng Maki Fried. Okay? So ito yung quantity ng rice na magagamitin natin para sa roll na to. Yes! Okay? Dapat tansyado mo, no? Para pantay lahat. More or less, hindi naman kailangan talagang maging perfect ito kasi ipa-fried lang naman to eh. Okay? Tsaka, hindi dapat malaki kasi pag once na prinito pa yan, lulobo siya. So masisira lang ang tendency niya. Maglalagay tayo ng... Masisira lang siya. Fried salmon. Bukas! Wow! Yes, okay. At bukas ipa-fried natin. Matrabaho lang talaga mag-gumawa ng sushi, no? Oo, kaya mahal din. Pero, at the same time, masarap. Isa siyang art, okay? Isa siyang art. Yan, there wow. We go. Wow! Ko lang makita kang nagro-roll ng live. Kasi gabi-gabi kami nanonood ng how to roll eh. Kung ano ang pinapanood. Wow! Hindi naman kayo kailangan siya maging perfect talaga. Kasi light surprise naman siya. Talagyan pa natin ng harina. So ngayon, lalagyan na natin ng mayo. Hindi siya kailangan mabasang-basa, hindi rin siya kailangan sobrang dry. Ito yung gloves pang ano talaga to, pag gawa ng sushi. Hindi didikit yung rice dyan. Pag nag-roll ka. Yes.
Okay guys, so it's done for today. May prepare na natin ang mga most of the ingredients na gagamitin natin bukas. So once again, ito yung salmon na prepared natin before with mayo. And this is the mackie fried na ipa-fried pa natin to bukas. So the rice is ready and then see you tomorrow. Bye-bye! Babush! So ito para sa tempura. Yes. At ito naman pang barbecue. Barbecue. Diluri lang natin ito mamaya. Yes. Para masyara. My favorite. Ito yung gagawin natin tempura. Yes. At ano natutunan ko sa trabaho? So actually maliit lang siya, 'di ba? Mm-hmm. So parang isang daliri lang ang haba niya. Yung mga nakikita natin sa mga resto, di ba, ang haba nila. So, ito yung ginagawa. Technique na ginagawa lang nila. Tignan so, natin. Para humapa. Kailangan mo lang siyang... Huwag mo masyadong lakasan yung pag-ano. Hindi ko naman ito ginagawa araw-araw. Kaya hindi ko masyadong kabisado yung pag-ano. So, kailangan mo siyang i-press pa. Mm-hmm. Wow! Mahaba nga. True, oh. Tignan mo, tumangkad si Hipon. So, kulang pa. Pipress mo pa. Okay. So, this is the final result. Kumaba sila, oh. Tignan mo. Effective. Alright. Alright. So here we have fried onions, peanuts instead of kasoy, sesame seeds, mayo, teriyaki sauce. Ito yung ginagamit sa tempura. Yan, tiyo, tignan mo, naka-uniform pa talaga ng pang-sushi, oh. Itong bulilit namin yan, ito yung magiging table namin. Today is cheat day. Third day na lockdown tayo. Actually, hindi naman tayo total lockdown compare last year. Mas maluwag ngayon kahit pa paano. Mango! Tama ba itong ginagawa ko, be? Ito yung maki na ginawa natin kahapon. Yan, ipa-fry na natin siya. There! So, kailangan palamigin muna, di ba? Bago shake up. Ito yung kakat niya, mag-alim. Sige, nalis yung malambot pa. And now? Tempura! Ang bango! Let's eat na ha! So yan, mag-umpisa na mag-roll si Mister. Sa amoy pa lang dito eh, busog na eh. So yan, ang pogi ng sushi man ko. So ano, anong gagawin mo ngayon, sir? So ito yung hipon. Small amount of rice. Yan. Anong tawag dito? Ebi nigiri. Ebi nigiri. Ebi means hipon, shrimp. Actually, gutom na kami kaso hindi pa raw eh. Hindi pa daw pwede kumain. Ready na yung nigiri namin dito. Ebi nigiri. Ebi nigiri. Kala ko nasa resto lang eh. No? And here you go. Teriyaki sauce. So yes. Let's eat. Okay, ano? Ako muna. Mmm! Cheers! Well done! Good job, boy!
Hira. Hmm. Okay. And then, anong gagawin mo? Onigiri time. Onigiri. Yes. Uh-huh. Lagyan mo siya ng palaman sa loob. Mm-hmm. Okay. And then, kuwari. Kuwari. Sesame seeds. Mm-hmm. Go, go, go. Siya. Mm. Cheers! Among cheers? Cheers! Aguri! Aguri! Oh, mancha! Mm. May palaman lang siya. Ito yung palaman niya sa loob. Mm. Sarap ng ano? Sasabi. Bono, daddy? Gook? Mm. Bono! Tuwa si Maharing Marinal. No need to go to the restaurant. Ako na yung yes. Personal na sushi man mo. Perfect! Ito, pwede mo lang kami yung ito eh. Ano na ako, ha? Eh. Kain mo! Masarap siya! Masarap! Masarap! Hindi ka mahirapan. Parang hindi ka mahirapan. Ganyan? Basta may ipa masarap. Boy, good job. No. So now, anong gagawin mo? Philadelphia. Tapos, yung salmon ang luto natin hapon. This is it. Yeah. Okay. Kain tayo. Sarap. Ako pa- din. Parang sushi. Here we go. Sushi. Mami. Zombie. Ang sarap ng ano? Teriyaki sauce. Sarap lang. Masarap. My God. Gagawa tayo ng hosomaki. Hosomaki dahil may mango at saka isa lang yung palaman. Mango lang. Mango lang o kaya avocado. Yan na. Mm, okay. Natin. Here you go guys. Hosomaki. Ito yung mango lang yung loob niya. Pasensya na sa cut. Hindi kasi ang sushi yung kutsilyo namin niya. So, ito na yung maki, guys. Maki fried. Okay? Cut natin to. Cut on half again. Half again. Wow! Very wow, good. Galing. Yung isa, plain lang. Ito, plain lang. Mm, okay. Mayo, then teriyaki sauce. Yung teriyaki homemade lang. Homemade teriyaki sauce. Ay, ang dami. Ano na. Che questo? Questo è più piccolo. Mmm, ha tutto da ricomare nel sushi. So ito yung ichigumaki. Philadelphia on top and then strawberry with teriyaki sauce. This is the maki. Simple lang siya. Tukun natin. Ebi na cardi, which is hipon at kasoy, pero wala tayong kasoy at peanut ang gagamitin natin. Masarap! Masarap! So ito pa yung natira naming sushi. Ako, busog na. Nakakabusog! Then, ano, wala na.
Wala na, di ba? Sana wala na. Wala ba dami pang kanin? Dami pa kaming kanin natira. Ito siya, oh. Ayan. Meron pa kaming tempura. Nakakabusog! Wow! Ang sarap pa lang may sushi man na asawa. Sarap pa lang. Aragud! Oh, di ba? Pati si Lucas na gusto approve, niya. Approve, dai. Fried zucchini. Salmon. Anong tawag nito? Migisan! Wow. Yes. Wow. Basta importante, masarap yung kalalabasan. Okay, sure. Embedele. Wow! Wow! So yan guys, this is the reality. Behind the scene. Behind the scene, yan. Ganito talagang nangyayari sa mga nagsusushi. Sa trabaho pa namin, wala pa ito. Yes. Ito. Wala, may magandang kutsilyo natin. Dapat lang eh. Apat. Hindi kaya. Dapat isang anggayat lang, ano na no? Tariyat. Ano ang ginagawa mo? Ay, gusto niya pila-pila daw yung mga sushi oh. Yung mga brum-brum niya. Yeah. May tipol ko sa soap na des. Kung sabay, may tere. Ikaw mag-garnish niyan. Yan. Galing! Kumilok yan, may gusto sushi. Samone! Very good! Bravo, Daddy! Man, bomba sushi salmone di Lucas. Fatti cinque! Yeah! Bravissimo, bravissimo! Okay, and this is with mango! Grazie, amore! Thank you! Thank you for tonight's sushi. Sushi night. Migisan. Ta-da! Sushi mango. And? Sushi mane e salmone. E salmone. Bomba! So, yan guys. Tapos ng dinner namin. Sana nag-enjoy kayo. Actually, ginawa namin tong video na to just to share with you kung ano yung mga natutunan ko. Yeah. Sushi! Pati si Lucas. Sushi mango! Yeah. Ito naman yung ginawa ng aking mahal na anak. Magaling. Ayaw niya may pagalaw. Anyway, nag-enjoy naman kami. Kaya si Mrs. kasi nag-request. Kaya yan. Yes, masarap siya. Mga anim yung nagawa niyang klaseng sushi. Yung ibang ingredients hindi niya na nagamit dahil nagkulang kami ng rice. Yung white rice. Yeah. Yan. But overall, 10 over 10. Yes. Grabe naman siya, te. Ang galing! Pwede yes, na. Masarap pwede siya, na. Masarap. Uh-huh. Actually, hindi ako mahilig kumain ng sushi. Mm-hmm. But nung na nag-start magkabawa sa sushi man, nagdala siya sa bahay at doon, nagkahilig akong kumain mag-sushi at actually natuto din ako gumamit ng chopstick. Hindi pa expert pa. So, pwede na rin. Pinag-aaralan pala. Yun. Okay guys, by the way, shoutout pala natin. Malaki pa sa salamat ko sa Gong Restaurant dito sa Italy. Thanks to Steven Cantor. At syempre, ang buong Team Gong. Yao, Chrysler, Richmond, Justin, Angelica, RJ, James. Mga bagong pasok ko yung mga yan eh. Kakatropa ko. Mga brother ko dyan. The Team Sushi Man. Si Lakay JL. Si Francis M. Si Paring Patrick. At the last, but not the least, si Paring Kenzo. Yan ang latest na sushi man namin bagong pasok. Eh, hindi mawawala. Si Cindy, na siya nagturo sa akin how to make this possible. Okay? Tinuruan niya ako mga techniques, how to cut the salmon and everything. Yes. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa kanya. So, na-mention ko na ba lahat? Hindi ko alam eh. Mga katrabaho mo yan eh. Thank you guys sa Team Gong family ni Miki. So, yan. Dito na magtatapos ang vlog na to. I hope you enjoyed today's vlog. Mm-hmm. If you did, please put the thumbs up, share, comment, and subscribe.
subscribe to our channel. Notification bell. Yes, don't forget to activate the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na vlogs namin. Okay, na guys, nabusog kayo. Thank you again for watching. Bye. Bye.